Ang pag-aaralan naman natin ngayon kung paano magkabit ng breaker at kung paano mag-diagnose ng serang breaker. Okay? Sa mga hindi nakakaalam ng breaker, no, ito yung nagka-cut off ng power o parang switch on and off nga, no? Pero ang specialty niya, kumbaga, kapag na-reach niya yung tamang temperature, kasi may mga temperature yan. Kapag na-reach niya yung tamang temperature, ay magka-cut off na siya, magdi-trip. Katulad nito, ayan, sira na siya. Ganyan ang breaker kapag nag-trip na. Parang nasa gitna na. Noon, sira na siya, kumbaga, pag ganun. Well, ito yung breaker na ano, ikakabit ko yung i-replace ko sa kanya, no. Pero bago ang lahat, i-test muna natin siya, no. Kung paano ma-identify yung sira o yung ayos na breaker. Circuit breaker. Okay, miniature. Okay. Yan, dapat ganyan yung ayos, no. Nag-click tapos agad. Hindi katulad ng isa, parang kalahati kasi ka nag-trip na siya, sira na yung loob niya o sunog na yung loob niya. Ngayon papalitan ko siya ng another breaker, no. Pero transparent, pero ganoon pa rin 'yun. Parehas lang 'yun. Ilalagay natin sa continuity. Tapos walang polarity 'yan. Kahit saan niyo itusok ang positive o negative na tester, basta 'yan, tetest ko muna. Okay, ayos ang ating tester. Tapos saka tayo ngayon magtutusok dito sa dalawang pole. Yan, walang polarity, ulitin ko ha. Kahit ano yan, ayos lang. Try natin i-on. So yun, wala talaga. No? Kasi nga nasa gitna na siya. Nag-drip na siya o sira na siya. Hindi katulad nito, yan, naka-off siya. Ay, lang. Yan, on ko muna. Okay. Ano ba yan, ang gulo. Okay, game. Ngayon, testing na natin. No? Okay, tutusok natin dyan. Walang polarity yan, ano? Okay, ayos ang breaker. Tapos, subukan natin siyang i-off. Pag-in-off natin siya, so dapat wala na itong continuity. Kumbaga, yung kuryente na dadalo, putol na. Okay, wala na, di ba? At i-install ko na to sa kanyang e-bike. Okay, dalawa lang naman yan. Ito may screw, may positive screw. Tapos yan yung siya itutusok. Yan, basic lang naman yan, ano. Ang ano na to is 40 ampere. Kaya niya na yan, 40 ampere na breaker. Nabibili yan sa mga hardware, sa mga Ace hardware, mga ganyan. Common naman yan, yung mga ganyan breaker. Tapos kapag, ito, wala rin tong polarity. Basta sa positive nyo ikakabit direkta sa battery, then puputol lang naman kayo ng linya. Okay, tapos higpitan nyo ulit, uugain nyo, higpit. Dapat ganun yung tamang pag-check kapag ikakabit yan sa breaker, no, para hindi maluwag yung wire. Yan, ganyan. Tapos yung isa naman, ganun pa din. Okay, isuksok ng mabuti tapos pasikipan. Ganun lang naman pagkabit ng breaker. Parang fuse din yan kasi may mga nagtatanong na paano daw ba ikabit yung breaker. Kasi may fuse sila, fuse type. So, ikakat mo lang yung fuse mo. Cut mo na yung kung may socket ba yan, ganun. Tapos yung dalawang wire, bumili ka ng breaker tapos ganyan lang pagkabit. Na positive lang, ha. Walang polarity yan. Okay, kahit saan. Pero titignan nyo yung breaker na nabili nyo kasi guys, may mga breaker na may mga polarity na one way lang. May load to supply. May ganun, no? O supply to load. May mga ganun. May palatandaan naman yan, nakalagay yung arrow. Pero ito walang arrow. Ito, ibig sabihin bipolar kahit saan siya. Yan, on natin. At ayun, gumana na rin ang kanyang e-bike. So legit ang sira yung breaker, no. Kasi mainit yung panahon, nangyari daw paakyat siya, biglang nahintuan, biglang nag-totally dead yung ano, supply. Okay. Pag ganun, check nyo yung breaker, check nyo agad. O, sobrang init daw yan, sobrang init, di niya mahawakan nun. So yun na nga, no, overload,
kumbaga sa init din ng panahon, tapos nangyayari yan kapag overload yung ano e-bike nyo, tapos kapag halimbawa wala nang pahinga, overuse, ganun yun, iinit ang init. Kaya kailangan pahingahan nyo rin yung e-bike nyo kapag gagamitin nyo, lalo na kung tag-init, kasi nakakadagdag yan ng ano eh, ng temperature sa mga wire. Dapat may pahinga din, no? Kasi ma-overuse yan o overload kapag sobra sa karga. Ganyan, masisira lagi yung breaker nyo, obvious. Bali, ganyan lang kadali magpalit ng breakers para sa mga nagtatanong sa akin kung paano daw ba magkabit ng breaker, no. Itago nyo lang sa pinaka safety place kung gusto nyo magkabit nyan. Tapos, ayun, nagana na siya. Okay na. Kasi yung iba walang lagayan ng breaker, gusto daw nila magkaroon ng breaker. So, itago nyo lang sa hanggat maaari hindi nababasa. Tapos kung may breaker naman kayo at di kayo marunong magpalit, ayan yung video na yan, ganyan. Ganyan yung magpapalit ng breaker. So guys, yun, nag-impake na ako. Asa balutan na. Okay. So guys, sana may natutunan kayo sa video ko, no. Kung may mga tanong kayo, comment down below para masagot ko. Then pwede niyo akong reach out sa Facebook o Messenger, Darwin Brutas. Okay. Tapos chat nyo lang ako, then kapag na-receive ko naman yon, feel free to ask para matulungan ko kayo, yung mga subscriber ko, no? Kasi yung mga gustong mag-DIY, gustong matutong mag-repair, okay, chat nyo ako, call nyo ako, okay, sasagutin ko yan, kaya mag-comment kayo dyan, then yun, pag-usapan natin kung anong gusto nyong mangyari, gusto nyong matuto. Lagaan nyo yung mga e-bike nyo, dapat ulitin ko, huwag nyong i-overload. Alam nyo yung kapasidad dapat ng e-bike nyo, huwag nyong overuse, bigyan nyo ng pahinga. Tapos importante yung cooldown before and after bago mag-charge. Okay, so yan lang guys, sana may natutunan kayo sa bagong video ulit na upload ko. Hanggang sa muli, bye for now. Okay, please like, share, and subscribe to my channel. It's me, Darwin B. God bless.